¡Apunte! Consuma tu mest! Kadalasan nating nababasa sa mga libro at nakikita sa telebisyon ang kabutihan at kadakilaang ginawa ng ating mga sikat na bayani gaya ni General Antonio Luna, Jose Rizal at Gregorio Del Pilar. Lalo na ang pinakakilala sa lahat, si Emilio Aguinaldo. Pero alam mo ba, nalingid sa inyong kaalaman na mayroon ding ginagawang kataksilan at kalukuhan ang mga bayani natin? Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, mag-subscribe lamang sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Number 1, nag-traidor si Antonio Luna. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Nakilala natin bilang isa sa pinakamahusay na general si Antonio Luna. Ngunit gaya ng isang normal na mamamayan ay nagkamali rin siya. Isa na sa mga pagkakamaling nagawa niya ay ang pagtataksil niya sa Katipunan. Sa kabila ng pagkakakilanlan niya ay wala daw na ipanalong laban ang general, sabi ng isang historian na si Teodoro Agoncillo. Ngunit ang mga gera naman daw ay hindi lamang tungkol sa pagkakapanalo ng isang kampo. Ito raw ay nangangailangan ng masinsinang strategiya na nagawa naman ng ating general. Si Jose Rizal pa nga daw ang nagmungkahi kay Pio Valenzuela na kunin bilang commander si Antonio Luna dahil sa mga karanasan nito. Ngunit, gaya ng ibang ilustrado na mas gusto ng reforma at pantay na pagtrato kaysa sa revolusyon, ay hindi siya sumali sa revolusyon. Masama pa nito ay habang nagtatrabaho bilang pharmacist sa isang municipal laboratory ay ipinaalam ni Luna sa kanyang superior ang plano ng Katipunan na magrevolusyon. Sa galit ng Katipunan, sa kakulangan ng suporta mula sa mga mayayamang prominenteng Pilipino noon, ay ipinagkanulo nila ang mga ito sa kalaban. 1896 na Agosto nang napabilang ang magkapatid na Luna sa mga inaresto ng mga Espanyol, kung saan sila ay pinahirapan, pisikal, mental at moral. Sinabi sa kanya na ipinagkanulo siya ng mga kaibigan at sinabing kasabot siya sa rebelyon. Dahil sa likas na mainitin ang ulo at mahina ang pasensya ay naibulgar niya ang pangalan ng mga kaibigan, katulad ni Jose Rizal at ng iba pang katipunero. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa ni Antonio Luna. Nang makalaya ay napagtanto niya ang kinahinatnan ng kanyang nagawa. Napagdesisyonan niya ang buong pusong suportahan ang pangalawang yugto ng revolusyon na ngayon ay laban na sa mga Amerikano. Nagtungo siya sa Belzica at nag-aral ng sining ng gyera sa ilalim ng Belgian general na si Gerard Leeman. Ayon sa pahayag ni Jose Alejandrino, isang tapat na alagad ni Antonio Luna, nag-uwi pa raw si Antonio Luna ng mga libro pandigmaan at mga estratehiyang nagagamit sa revolusyon sa pagnanais na pagbayaran ang mga pagkakamaling na gawa niya. Number 2, Bayolente, ang magkapatid na Juan at Antonio Luna. Spolarium, isang kilalang painting na nagtamo ng mga gantimpala. Ito ay ipinanta ni Juan Luna. Ngunit, madalas nakakalimutan ng nakararami ang pagkitil na ginawa niya sa sariling asawa at pinan. Nagsimula ito sa kanyang pagsiselos at pag-aakusa na may karelasyon ang kanyang asawa na si Maria de la Paz Pardo de Tavera sa isang lalaking nagngangalang Monsieur Dusac. Ika-23 ng Setyembre 1892, nang makulong si Juan Luna. 1893, nang Pebrero siya palayain, kinonsiderang crime of passion ang nagawa ni Juan Luna sa asawa at hindi naakusahan. Nahatulan lamang siya ng temporary insanity at pinagbayad ng piyansa. Sa madaling salita ay nagdilim ang kanyang paningin at panandili ang nabaliw, kaya nagawa niya sa kanyang asawa ang mga bagay na iyon. Matapos ang 5 araw ay nagtungong Madrid si Juan kung saan naroon ang kanyang kapatid na si Antonio Luna. May mga ebidensyang lumabas na ginamit raw nila ang kanilang mga koneksyon upang magkaroon ng mas magaang karanasan sa loob ng presinto si Juan Luna. Gaya ni Juan Luna, ang kapatid nitong si Antonio ay di rin mapigilan ang init ng ulo at pagdidesisyon ng padalos-dalos. Nagresulta pa nga ito ng pagbunyag niya ng mga pangalan ni Jose Rizal at ng mga katipunero sa mga Kastila, kung saan nakitil ang mga sinasabing katipunero at kalaunan ay ang kanyang kaibigan na si Jose Rizal. Number 3, eksekusyon ni Jose Rizal, ilang detalye na hindi natin alam. Isang bala lang ang kumitil kay Jose Rizal. Ang court-martial ni Rizal ay nagsimula noong ika-26 ng Disyembre 1896 bago pa man maipatupad ang hatot sa kanyang kama. Alam ni Rizal na ito ang kanyang katapusan dahil sa paglilitis sa kanya ay isang moro-moro
o kunwarian lamang. Ikatatlumpo ng Disyembre 1896, alas 6:30 ng umaga, hawak ang isang rosaryo sa kanyang kanang kamay, nakaitim na suit at puting vest, habang nakatali mula sa kanyang mga siko. Nagsimula nagmang-marcha si Rizal mula sa kanyang piitan sa Fort Santiago papuntang Bagumbayan, na ngayon ay kilala na bilang Luneta. Kasama ang kanyang tagapayong militar na si Lieutenant Taviel de Andrade at sina Father Estanislao March at Jose Villaclara. Ayon sa kwento, 6 hanggang 8 voluntaryong tropang Pilipino ang bumuo sa firing squad na itinalaga ng mga otoridad ng Espanya. Ayon kay Adolfo Pastor Ketcuti, isa sa apo ng mga Berdugo, ay isa lamang sa mga baril ang may totoong bala. Ito ay upang maibsan ang kanilang konsensya at pagkakasala dahil alam nilang walang kasalanan si Rizal. Sa likod ng mga tropang Pilipino ay mayroong karagdagang tropang Espanyol kung sakaling mag-back out ang mga Pilipino. Hiniling ni Rizal na huwag siyang piringan at barilin ng nakaharap sa firing squad. Nais niyang ipakita na hindi siya traidor at handa siyang ialay ang buhay para sa bansa, ngunit hindi siya pinagbigyan. Si Dr. Felipe Ruiz Castillo na siyang kumuha ng pulso ni Rizal bago ang eksekusyon ay namangha ng malamang kalmado lamang at walang takot na mababakas kay Rizal. Nang marinig ni Rizal ang salitang fuego o fire, ay humarap siya sa firing squad. Bumagsak siya ng nakahiga. Nakita niya pa ang bukang liwayway bago bigkasin ang kanyang huling salita, consumatum est, na ang ibig sabihin ay tapos na. 1898, inilabas ni Emilio Aguinaldo ang kanyang unang pasya bilang presidente ng Pilipinas na gawing anibersaryo ang pagkasawi ni Rizal noong 30 ng Disyembre kaysa sa kanyang kaarawan upang gunitain ang kanyang kabayanihan at pagsasakripisyo para sa bansa. Number 4, ang tagatugis ni Aguinaldo, ang babyface ng Katipunan. Ang general ko na yun ang walang awal. Tandaan mo yan, Goyo. Dahil sa presidente mo, magiging alipin tayo ng mga Amerikano. Ang paboritong alagad ni Aguinaldo ay kinaiinasan naman ng mga iba. Ito ay si General Gregorio del Pilar o kilala din sa tawag na Goyo. Nakaalitan ni Goyo sa isang parada upang gunitain ang Malolos Republic si General Isidro Torres. Sakay ng kanyang puting kabayo ay pumunta si Goyo sa plaza at ipinroklama na walang kapangyarihan si General Torres kung saan siya ay may kapangyarihan. Habang ang aide-de-camp naman ni General Antonio Luna na si Jose Alejandrino ay idinescribe si Goyo bilang mapagpanggap na general na ginugugol ang kanyang gabi at araw sa sayawan sa piyesta na inaalay para sa kanyang karangalan ng mga nambobola sa kanya. Tinawag din siyang tagatugis o hatchet man ni Aguinaldo. Inatasan siyang aresuin si Luna na hindi niya inabot ang buhay at tugisin ang Bernal Brothers, isang bagay na ginawa niya ng walang pag-aatubili. Inaresto niya ang mga tagasunod ni General Luna tulad ni Vivencio Concepcion na nagpahamak sa kanilang hukbo. Sinakop niya ang dagupan hindi para depensahan mula sa mga Amerikano, ngunit upang pigilan ang mga posibleng magrebelde dahil sa pagkasawi ni General Luna. Number 5, Manuel Quezon. Ginamit ang mga buto ni Andres Bonifacio para matalo si Emilio Aguinaldo sa eleksyon. 1935 nang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas si Manuel L. Quezon kung saan nakalaban niya si Emilio Aguinaldo. Sinasabing gumamit daw siya ng prop para sa black propaganda. Ginamit di umano ni Quezon ang pagkitil kay General Luna at Bonifacio upang siraan ang kampanya ni Aguinaldo. Umabot pa sa pagpaparada ng 6 mga buto ni Andres Bonifacio upang maalala ng taumbayan ang ginawa ni Aguinaldo kay Andres Bonifacio at General Luna. Nanalo si Quezon ng 68% ng boto sa lahat ng probinsya, maliban sa Cavite. Anong masasabi niyo sa mga bayaning ito? Nag-iba ba ang pagtingin niyo sa kanila? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.